first love ko. Ikaw yung kasama kong lumaki. Ikaw yung kasama ko na nabuo yung sarili ko. Kaya, kahit na gaano katagal tayo nagkahiwala, ilang taon pa yung lumipas, hindi nawala yung pagmamahal ko para sa iyo. Ganun ang great love, di ba? Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi yun kukupas. Hindi yun lalamlang. Inaamin ko, nung narinig ko na pupunta ka dito, nagulo yung mundo ko. Tapos, naisip ko, kung sasabihin mo sa akin na mahal mo pa ako, Marvin, handa akong iwan yung pamilya ko. Huwag naman lang ang pangarap na ako kay Mang Lucy. Pag-iibig ang langit at lupa. Pundis ako. Sisirain ang iba. Wala kang buhay na matang! Wala na buhay na lang! Sumama na sa akin. Hanggang saan mo kayang lumamang para sa pagmamahal? Tatay siya ng anak ko. Kinalimutan niya na kayo? Napapaniwala niyo yung anak niya na talaga giniwan ko siya. Arcy Munoz. Akala ko mahal mo. Polo Ramales. Ikaw tumalikod sa akin. Hindi ko na kayang magtiwala sa... Kinaka na rin mo eh. Mahal ko si Fernando. Hindi ba siya nasa ito? Ang mga matanda. Ako pero, hindi mo naintindihan. Kay Fernando na ako. Hindi mo lang ako kung sabi mo naman. Mahirap. Kasi gusto ko maging tapat sa'yo. Bumalik ako sa trabaho. Kasi gusto ko itang tulungan. Inimbestigahan ko yung kaso sa Supreme Pacific. Para malinis ko yung reputasyon mo. Ginawa ko yun! Kahit mahirap! Kasi gusto ko ng buong pamilya! Tapos ganito ang gagawin mo sa akin! Isisisi mo sa akin yung pagkamatay ng sarili kong anak! Anak ko! Alam mo kung ano ka? Mahina ka! Lampa! Walang kwenta! Ginagawa mo ito lahat para malinis yung pangalan mo. Pinagmumukha mo akong masama sa mata ng ibang tao. Ganon ginagawa mo! Wala kang kwenta!
Sa totoo lang, alam mo, nung una pa lang kami nagkakilala ni Gabriel, jive na kami nun eh. I mean, alam eh, parang sobrang komportable ko sa kanya. Tsaka, alam mo, magaling pala siya magbenta. Pero yung pinaka nagustuhan ko sa kanya, napakabait niya. Ayun. Meron lang isang problema. Malaking problema. Kasi, alam mo, kahit na anong gawin niya o kahit na anong sabihin niya na kapag move on na siya, iba yung nakikita ko. Alam ko, iba yung sinasabi ng isip niya sa puso. Ikaw ba? Ebidensya labat kay Gina. Ebidensya? Ebidensya ka? Wala. Wala pa, pero naghahanap naman ako. So in short, wala ka ebidensya? Sa tingin mo, maniniwala ako sa kasinwalihan mo? Nathan, hindi naman ibig sabihin. Ano ibig sabihin? Empleyado ka ni Gino. Siya nagpapasweldo sa'yo. Sa kanila nang gagaling pinapakain mo sa pamilya mo. Paano maniniwala sa'yo? Nathan. Umalis ka na. Kung ano mang kasinungalingan gusto mong sabihin, wala akong panahong makinig, kaya umalis ka na. Umalis ka na. Kailangan niyo. Hindi ka pa talaga nakontento sa pakikipaghiwalay sa anak ko? Ididimanda mo pa siya. Baby naman, tatay ng sarili mong anak yung ipakukulong mo. Tatay? Kahit kailan hindi siya naging tatay sa anak ko? Yun nga lang pera na dapat kay Lily. Ayun, inubos siya doon sa kabit niya. Ako, kailangan ko kumayod para mapunan yung pagiging irresponsable ng anak niyo. Hindi lang ako ang inabandonan niya. Pati ang anak ko. Ando, nagpapakasaya? Kaya hindi ako magtatalo ng isip na ipakulong ko. Baka ba sorry? Ha? Baka ba? Baka ba? Sorry, you guys. Yung kiss, no? Yung kiss? Ako lang yun. Siguro gusto ko yun. Gusto ko lang malaban. Ako lang pinakakaramdam nito. Mayroon nagmamahal. Ako lang. Ang sarap mong mahal kita. Mahal na mahal kita. May ipagpasagulo ko para sa'yo. Alam niyo? Ayoko ito nakikita na nasaktan. Hindi ako medyo galit sa sarili ko. Ngayon dahil ako pa ito ay nakakasakit sa'yo. Ayun, sorry. Sorry. Hindi ko kaya mawala si Pierans. Yeah, I'm gonna be sorry.